Hello guys, welcome back to my channel. Sa video content na to, tuturo ko sa inyo kung paano mag-reset ng engine timing belt ng Mitsubishi L200 4G64. Kaya muli niyo akong samahan sa tutorial na to. So yan guys, yung timing belt B, yung small engine timing belt sa balancer. Ito yung crankshaft bracket. So yan yung timing mark. At saka stationary. So nakatapat na. Okay. So ganyan lang ang timing ng timing belt B sa balancer shaft. So kung mag-a-adjust kayo ng tension ng belt, i-press nyo lang dito. Huwag masyadong matigas yung tension. Kasi kung matigas yung tension, madaling maputol yung small timing belt na to sa balancer shaft. Okay? Huwag naman masyadong maluwag. Kasi kung maluwag, ang mangyayari dyan, magiging maingay yung timing belt pag umandar yung makina, lalo na sa idling. Kaya kailangan eksakto lang yung tension ng ating small timing belt. Okay? So, kung maluwag yung adjustment, dulukan nyo to, tapos sisikwatin nyo lang itong tension pulley, mag-a-adjust na kayo ng 5 feet or paluwag ng tension ng timing belt. Okay? Ito yung balancer shaft guys, na lower side, no? Pag iniikot nyo clockwise at bumalik pa counterclockwise, yan ang tamang sitting ng balancer shaft. So ang gagawin nyo, natapan nyo na itong moving mark sa stationary mark. Yan. So yan ang tama. Then, kabit natin yung timing belt. Ayan guys, kailangan lagyan nyo ng pang-ipit tulad nyo yung carbon para hindi, habang ikakapit nyo yung timing belt, hindi siya malaglag. Ayan. Tapos punayin nyo si sprocket ng crankshaft, pangalawa sa balancer shaft, then sa idler pulley, then papuntang camshaft sprocket. So yan, lagyan nyo ng clip para hindi matanggal. Then next, yan ang routine nya, next sa tensioner pulley. Yan. So of course yung ating auto tensioner, andyan pa rin yung pin. Yan yung tatanggalin yung pin, okay? Yan. So yan yung timing mark guys ng crankshaft sprocket. So nakatapat siya. Then sa balancer shaft. So ito guys yung timing mark ng camshaft sprocket. So i-align nyo lang yan dito sa stationary mark ng ating valve cover. Okay? Yan. So yan guys. Pag nakikita nyo na yung itong tensioner bearing, so dapat free na iikot tong pin, dapat free siyang umiikot.
pagka inikpitan nyo yung bolt ng itong bolt ng tensioner pulley. Okay? Dapat free ito. Malambot siyang umikot para free siya. Hindi, yan ang pinaka pag-free siya, ibig sabihin maganda yung tension ng ating belt. Yan, pag-free siya umikot. So, okay na yan. So, dapat ganyan guys ang position ng ating tensioner pulley pagka nahigpitan na. Itong pin, huwag nyo munang tanggalin, okay? Ikutin muna natin ng 360 degrees tong timing belt para itong crankshaft para masecure natin kung tapat-tapat yung ating mga timing mark bago natin tanggalin to, okay? After ng 360 degrees na naikot natin yung crankshaft. So napaka-tiny siya ngayon. Yan. Sa sprocket ng crankshaft. Yan. Yung mark ng balancer sprocket. Yan ang pag naikot ng 360, yung mark na yan ay dyan mapupunta sa lower portion. Okay? After nyong naikot ng 360 degrees, okay na yung lahat ng mga timing mark, tapat-tapat na. So, pwede na tanggalin itong pin ngayon. Okay? Yan. Very smooth tanggalin. So yan guys, tapos ang ating resetting ng engine timing belt. Kung bago kayo sa channel ito, paki-subscribe at paki-pindot yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pang video tutorial na i-upload ko. Salamat at God bless sa inyong lahat. So yan guys, ma-enter na yung ating reset na timing belt. Napaka-tahimik yung makina ngayon. Lalo yung ingay na parang wobbling noise.